So what's up guys, so welcome back to my YouTube channel for my another video tutorial. So today's video guys is magbibigay lang ako ng updates para sa pag-recover ng inyong mga Mobile Legends na hack. Kasi merong mga binago ngayon sa pagre-recover ng inyong mga Mobile Legends na account na na-hack. Kaya ituturo ko sa inyo sa video na ito. At kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, baka naman mag-like and subscribe kayo sa aking YouTube channel para lagi tayong updated para sa mga susunod nating uploads. At halika, atin nang umpisahan. So at eto na guys no, ituturo ko na sa inyo yung bagong update sa pag-recover ng mga Mobile Legends account. Makinig kayo ng mabuti at tapusin itong video na to para hindi kayo mahirapan sa pag-retrieve ng inyong mga Mobile Legends account. So pag once na nahack yung mga Mobile Legends account nyo guys, yung una nyong talaga gagawin is gumawa ng bagong account. Kapag wala na kayong access sa inyong mga Mobile Legends account or hindi nyo na malalagin, so kailangan nyo talaga gumawa ng bagong account at ipapa-level 8 nyo, at yan yung gagamitin natin sa pag-fill up ng form dito sa customer service. At eto naman para sa mga meron pang access sa kanilang mga account pero hindi na sa kanila yung Muntun account or yung email address na connect sa kanilang mga Muntun account. So pwede nyo yung gamitin yung account nyong na-hack sa pag-fill up ng form dito sa customer service. So saan nga ba makikita yung customer service? So kailangan nyo lang i-click yung merong tao na icon malapit sa inyong profile at mapupunta agad kayo dito pag once ni-click nyo yan. So at andito na nga tayo sa customer service kung saan tayo mag-fill up ng form sa customer service. Yung pipiliin nyo lang dito is account recovery. Then yung second na i-click nyo is tong form account retrieval. Then mapupunta agad tayo dito kung saan yung pipili tayo ng account yung gusto nating i-re-recover or i-re-retrieve. Pero kung wala yung account na gusto natin i-re-recover, click nyo lang tong there is no account that I want to retrieve. Yan, click nyo lang yan. Tapos mapupunta agad tayo dito kung saan ilalagay natin yung ID number at server ID ng account na gusto natin i-retrieve or recover. Then next agad natin. So at dito naman guys, makikita natin yung bagong update sa pag-recover ng Mobile Legends, no? So marami tayong pagpipilian dito based sa ating mga problema sa account. At yung pipiliin ko dito guys is the email address connected to my Muntun account is not mine. So yan yung pipiliin natin kasi mostly talaga sa mga na-hack na account is pinapalitan yung mga email address, no? At yan yung pipiliin natin dito. So ayan. At check muna natin lahat para mas makita nyo. Pili lang kayo kung ano yung mga problema nyo sa inyong mga account. So at ito yung pipiliin natin ngayon guys. Itong the connected Muntun email address is not mine. So or either itong my email address is no longer to accessible. So para lang yun sa mga lost Muntun account or lost email address. So pag hindi na sa inyo yung email address, click nyo lang yan. The connected Muntun account email address is not mine. Then after that is ilalagay nyo lang yung date kung kailan na-hack yung mga Mobile Legends account nyo. Pagkatapos naman is ilagay nyo yung latest recharge nyo sa Coda Shop o sa Razer Gold or sa Google Play. Kung saan kayo nag-recharge, ilalagay nyo lang yung resibo or yung screenshot ng recharge nyo. Okay? Or kung saan kayo nag-recharge ng Diamond, sa Pag-Smile ba? Or sa ano? Sa Unipin. At dyan guys, pipili lang kayo, ilalagay nyo lang dyan. Then yung order ID is makikita nyo yan sa resibo nyo. Tsaka ilalagay nyo din yung date ng recharge nyo. Ayan. So yung order ID is ilalagay natin. Tsaka yung date kung kailan tayo nag-recharge sa Coda Shop. Yung latest yung ilalagay nyo guys. Hindi yung first top up nyo, no. Kung wala kayong resibo or wala kayong screenshot ng inyong mga resibo, is pwede kayo mag-recharge sa inyong account kahit 10 pesos lang para may i-provide lang kayo sa customer service. Then yung order ID naman natin, next natin ilalagay. Copy paste na natin kasi na-type na natin yung ano natin, ng order ID. Paste na natin yan.
Then, next agad natin. So, dito naman tayo sa account creation date, guys. Kapag nakalimutan nyo yung mga registration date ng account nyo, pwede nyo mahanap yung registration date nyo sa Google Play Games nyo or sa Game Center. Sa first achievements nyo, so doon nyo makikita yung registration date. So, merong guide dyan, guys. Pag once na hanap nyo, ilalagay nyo lang dyan yung date kung kailan nyo ginawa yung account nyo na-hack. Next agad natin, guys. Next agad natin. Pagkatapos, ilagay yung account creation date. At mapupunta naman tayo dito sa the device model you use. So, tinatawag itong registration device. Ilalagay mo lang yung pinakaunang cellphone na ginamit mo sa paggawa ng inyong account na hack. Okay? Ayan. Or yung secondary na device na ginamit nyo, pwede nyo din. Pwede nyo din i-provide yan. Pag once na nilagay nyo na, next agad natin. Then ilalagay nyo yung active email address nyo kasi dyan sila mag-i-email. Pero mamaya may papakita ko sa inyo, guys. Sa mismong loob na ng Mobile Legends sila nag-i-email. Lagyan natin yung active email address natin. So dito pala sa pag-fill up ng form sa customer service, guys, is malalaman nyo talaga, malalaman nyo agad na filled yung pag-fill up nyo ng form sa customer service. Ito yung update nila ngayon eh. Malalaman mo agad na filled or hindi tama yung information na ni-provide mo dito sa customer service. At dito naman sa problem description, guys, ito lang yung ilalagay nyo. Pero depende yan sa inyo kung ano gusto nyo ilalagay dito. So after ko mag-fill up ng form sa customer service, guys, ito agad yung lumabas. Your account retrieval application failed to pass verification. Please make sure you have entered your information correctly. So bale dito, guys, is mali yung information na ni-provide natin sa customer service. Pero pag tama naman yung information na ni-provide nyo dito sa customer service, guys, ito yung lalabas. Yan yung lalabas, guys, pag once na perfect yung pag-fill up nyo or naging success yung pag-fill up nyo ng forms sa customer service. So yan na yung mga bagong update sa pagre-recover or pagre-retrieve ng mga Mobile Legends account na na-hack, guys. Sa mga players natin dyan, please lang ingatan nyo yung mga account nyo. Kasi sobrang hirap ngayon magre-recover ng account. Pahirap ng pahirap, guys. Promise. Kaya ingatan nyo talaga yung mga account nyo. Huwag magpapaloko sa mga scammer or huwag maniniwala sa mga pusher, no? So yun lang, guys, hanggang dito lang tayo at sana meron kayong natutunan sa video na ito. At maglalabas pa ako ng ibang tutorial para mas mabilis nyo ma-recover ang inyong mga account na na-hack. So yun lang, guys, peace out.